Sa pagkising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ipang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, sa bisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Unang hirit, mangunguna ka! Magandang umaga, mga igan. Narito na mga unang balita. Isa ang patay sa sunog sa Barangay Olympia, Makati City. May unang balita si Mai Bermudez. Wala ng buhay nang ilabas sa natupok nilang bahay ang isang 25 taong gulang na PWD sa Barangay Olympia, Makati City kagabi. Kwento ng pinsan at tagapag-alaga ng biktima, naiwan sa second floor si Jeremiah. Kasi kama niya yon, yung sa tabi ng bintana, kama niya yon. Baka nagliliyab yung kama na. Baka nagliliyab yung kama kaya napaso na siya, hindi na niya kasi hindi na ako nakapasok kasi bumagsak na rin yung pinto. Yung parang may bumagsak, hindi ko alam kung anong bumagsak. Alam ko may bumagsak. Sinubukan pang iligtas ang biktima pero nilamon na nangapoy ang bahay. Bukod sa isang nasawi, may naipaulat na isang sugatan. May dalawa ring nahilo at isa naman ang nahirapan sa paghinga. Higit isang oras tumagal ang sunog na tumupok sa 12 bahay. Nahirapan ang mga bumbero na apulahin ang apoy dahil gawa mga ito sa light materials. Iniimbestigahan pa ang sanhi. Inuulit-ulit po namin na sana sa publiko, extra ingat po tayo, lalong-lalo na ngayon na may kinakaharap tayong isa pang problema. Yun po yung laban natin kontra COVID-19 virus. So kung dadagdagan po natin na isa pang problema tungkol po sa sunog, mas mataas po ang risk na tayo po ay magkahawaan. Yan ang unang balita mula rito sa Makati City. Mai Bermudez, Buong Puso para sa Pilipino. Isa rin ang patay sa sunog na sumiklab sa Tondo, Maynila. Mismo sa bahay umano ng biktima, nagmula ang apoy. At live mula sa Tondo, Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene. Igan, tuluyan ang naapula ng mga bumbero ang sunog dito sa Tondo, Maynila. Pero ang masaklap, isang 3 taong gulang na bata ang nasawi at nasa 20 pamilya ang nawala ng tirahan. Mula sa malayo, kita na ang lagablab ng apoy na tumupok sa ilang bahay sa Pilapil Street, Dagupan, Tondo, Maynila. Bandang alauna kaninang madaling araw, sumiklab ang apoy na agad lumaki at kumalat. Ang mga residente, dali-daling nagsilikas. Wala na halos na isalba. Nagising yung anak ko, sabi niya, Mami, may sunog. Eh, tumayo kami. Nung sumilip ako sa bintana, mataas na yung apoy. Bumaba na kami. Buti nga hindi nadama yung bahay namin, pero yung katabi namin nadamay. Basta nakita lang namin, nag-aapoy na. Malaki na yung apoy nung lumabas kami. Ang wala na kami ibang nano, tumakbo na kami papunta dito. Pero hindi na nakalabas ng buhay ang 3 taong gulang na si Sia Sofia Kilit. Ayon sa BFP Manila, nakatirang pamilya niya sa bahay na pinagmula ng sunog. Nagtamo rin ng mga sugat ang kanyang magulang. Sinubukan talaga balikan, kahit yung mga taong bayan. Sinubukan, dahil light materials, ma-aksidente rin sila kaya siguro hindi na nakuha. Nasa 10 bahay ang tinupok ng apoy. Umabot ng mahigit 2 oras bago ito tuluyang naapula ng mga bumbero. Naging mahirap po kasi nga walang iskinita, walang aling proper. Pag dumaka sa isang iskinita, dead end. Kaya hindi alam ng mga pamatay sunog natin kung saan dadaan. Medyo naging mahirap, although nasa bubong sila, na corner naman natin, na exposure niya, nakuha natin. Igan, patuloy ngayon ang mapping operations na ginagawa ng BFP Manila at pati na rin yung investigasyon para matukoy kung ano yung naging sanhi ng sunog. Mananatili muna yung ilang apektadong pamilya sa itinalagang evacuation center ng barangay. Yan ang unang balita sa Maynila. Darlene Kai, Buong Puso para sa Pilipino.
Arestado ang isang lalaki sa Maynila na nagpanggap umanong sundalo para makalusot sa traffic violation. Ang suspect todo uniforme pa. May unang balita si Jonathan Andal. T-shirt na pang-army, camouflage na pang-marines at sapatos na pang-pulis. Ito ang get-up ng lalaking nagpakilalang sundalo nang sitahin para sa pag-counterflow sa Maynila. Wala ring patches ang kanyang uniforme pero meron siyang bullring at dog tag. Tinanong ko siya, bakit ganyan ang uniform mo? Ang sagot niya sa akin ay wala na daw siyang maisuot. Hiningan siya ng ID para patunayang siya'y sundalo pero ang kanya lang naipakita, ID niya bilang security guard. Noong una, nagre-resist siya kasi nga nagmamadali daw siya kasi pakilala nga niya, sundalo siya at bakit hindi siya pagbigyan? Ang violation lang naman daw, nagmamadali siya, counterflow. Ang mahirap daw sa kanila, kabaro na tinitikitan pa. Tumangging magbigay ng pahayag sa media ang suspect na si Romeo Puyat Jr., taga Pampanga. Pero paliwanag niya sa mga pulis, mag-a-apply daw siyang OFW kaya lumuwas sa Maynila. May nakuha sa kanyang tatlong passport, isa sa kanya at ang dalawa sa kanya raw kaibigan at girlfriend. Pero walang maipakitang rehistro ng sasakyan ng suspect. Dahil dyan, maharap siya sa patong-patong na reklamo kabilang ang usurpation of authority. Itong unang balita sa Maynila, Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipino. Samantala, nakalabas na po ng ospital si dating Pangulong Joseph Estrada matapos isang buwang ma-confine sa ospital dahil sa COVID-19. Sa video inilabas ni dating Senador Jinggoy Estrada, makikitang tulak-tulak niya ang kanyang ama sakay ng wheelchair palabas ng ospital. Pag-uwi, sinalubong siya ng kanyang ibang anak at mga apo at hinalikan sa kamay ang kanyang asawa na si Loy. Laking pasasalamat naman ng dating Pangulo sa lahat ng mga nagdasal para sa kanya. Hindi ko po mabigkas ang nararapat ko na tao po ngayon paabot sa inyo ang aking pusong pasasalamat sa inyong pagdasal sa aking kalagayan. Salamat, maraming salamat po sa inyong lahat. Lampas 1 milyon na po ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa. Naabot natin yan mahigit isang taon mula nang ma-report ang unang COVID-19 case sa bansa. Tayo na ika-26 na bansang may 1 milyong kaso. Sa tala ng Department of Health, 8,929 na mga bagong kaso. Ito na ika-8 araw na mas mababa sa 10,000 na mga bagong kaso. Isang linggo na ring pababa ang mga aktibong kaso na nasa 74,623. Yan ay dahil mas marami kaysa mga bagong kaso mga nadagdag sa mga gumaling na nasa mahigit 11,000 para sa kabuang mahigit 914,000 recoveries. Matapos naman ang 5 sunod na araw na mahigit 100 ang namamatay, bumaba sa 70 ang nadagdag sa mga nasawi. Sa kabuuan ay 16,853 na. Pinakamalaking porsyento ng mga aktibong kaso ang mild cases. Sa kabila ng pababang bago at aktibong kaso, pabor ang DOH sa extension ng MECQ sa NCR Plus bubble. Personally, it is an extension of the current MECQ. By another week. Ang sinasabi nga po namin, huwag tayo maging complacent. Yung kung average daily attack rate ng halos lahat ng local governments natin sa Metro Manila ay mataas pa rin po. Para makamit ang herd immunity, ipinapanukala ng isang mamabatas na gawing mandatory ang pagpapabakuna kontra COVID-19. Sa ilalim po niyan, bawal rin sa pampublikong lugar ang mga walang bakuna. Ang sagot dyan ng DOH sa unang balita ni Cedric Castillo. Gustong magpabakuna pero nangangambang baka magka-side effects. Ito raw ang araw-araw na nagdatalo sa isip ng negosyanteng si Kevin tungkol sa COVID-19 vaccines. Undecided ako kasi paano kung ang nakuha kong side effect is the negative one, is the bad one. Ang mga hospital natin ngayon ay full siya lahat. So paano yung level of protection natin o code? Base sa Pulse Asia survey nitong Marso, wala pang 2 sa bawat 10 Pilipino ang gustong magpabakuna, habang 6 sa 10 naman ang ayaw magpa-vaccinate laban sa COVID-19. Ito ay kahit na paulit-ulit ang sabi ng mga eksperto na di hamak na mas malaki ang benepisyo ng mga bakuna kumpara sa risks nito. At napakaliit lamang ng porsyento ng mga naitatala at napapatunayang seryosong adverse effects ng mga ito.
Para raw matuguran ang vaccine hesitancy, inihain ni Dasmariñas City Representative Elpidio Barzaga Jr. ang House Bill 9252 o ang Mandatory COVID-19 Immunization Bill na naglalayong gawing required ang pagpapabakuna laban sa COVID-19. We want to establish herd immunity or population immunity. E paano tayo magkakaroon ng herd immunity kung kokonti lamang o marami sa ating mga kababayan ang hindi magbabakuna? Kung maisa sa batas, libre at mandatory ang COVID vaccination sa mga taong itatakda ng Department of Health. Gayunman, pwedeng ma-exempt ang mga taong may medical condition basta't aprobado ng DOH at ng doktor. Layunin din ang panukala na pagbawalan sa mga pampublikong lugar, private man o government facility ang mga hindi pa nababakunahan. A restaurant, for example. Sa restaurant ba, mas gugustuhin nyo na ang kumakain ay yun lamang vaccinated, or you are willing that you eat together with those persons who are not vaccinated and might pose a danger to you? Unang ipupuna sa atin, this will be discriminatory. Of course, we recognize the right to public health of every individual. Unfortunately, it must be subservient to the general public health. Pero ayon sa DOH, ginawang voluntary ang COVID vaccination sa Pilipinas alinsunod sa rekomendasyon ng World Health Organization. At this stage or this period, no, of the phase where these vaccines are still at that developmental stage, we cannot mandate people to accept these vaccines because it is still not really completed yet. Sa huli, nasa mamamayan pa rin daw ang pasya. Ayon sa palasyo, wala pang posisyon si Pangulong Duterte kung mandatory o voluntary dapat ang pagpapabakuna laban sa COVID. Pero ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kabahagi po ng police power ng Estado ang i-require ang bakuna kung talagang kinakailangan. Pero sa ngayon naman po, mukhang hindi naman kinakailangan mandatory yan dahil inaantay pa natin yung bulto na ating mga bakuna. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. O mga kapuso, mamayang gabi po ang masasaksihan nyo na yung super moon dito sa ating bansa. Pero sa Buenos Aires, Argentina, nasisilayan na po itong supermoon at kitang-kita ito dyan sa may coastline ng Rio de Plata. Sa Sydney, Australia naman, hindi alintana ng mga residente ang malamig na simoy ng hangin para panoorin ang pink supermoon dyan sa may Bondi Beach kagabi. Pero hindi po talaga nagiging kulay pink ang buwan, ha, mga kapuso, tawag lang po yan. Dahil ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA ng US, tinawag itong pink supermoon dahil ipinangalan nito sa American plant na pink clocks na namumulaklak tuwing spring at sumasabay po yung supermoon doon sa pamumulaklak na yon, kaya tinawag na pink supermoon. Masasabing supermoon ang buwan kapag ang full moon ay nasa pinakamalapit na distansya sa mundo o yung tinatawag na perigee, kasi ang buwan po umiikot sa mundo, mga kapuso. Kaya kuminsan malayo, kuminsan malapit. At 14% na mas malaki at 30% na mas maliwanag ang buwan kapag supermoon. Ayon sa pag-asa, mamayang gabi po, ha, magigaganap yan dito sa atin. At kung hindi nyo masisilayan mamayang gabi, pwede nyo pa rin pong abangan ang isa pang supermoon next month, May 26. Actually, mga kapuso, tatlong sunod-sunod na supermoon yan. At sa mga mag-abang po dito sa Metro Manila, medyo maulap ngayong umaga, pero mamayang gabi po, mababawasan yung kaulapan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa iba pang bahagi ng bansa. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Critical ngayon ang batang 8 taong gulang matapos mabaril ng air gun sa Ilocos Sur. Ang suspect, pinaniniwalaang may sakit sa pang-iisip. Narito ang unang balita. Sugatan ng isang batang babaeng 8 taong gulang sa Salcedo, Ilocos Sur, matapos mabaril ng kanilang kapitbahay gamit ang air gun. Base sa imbestigasyon, sumugod ang suspect na pinaniniwalaang may problema sa pag-iisip sa bahay ng biktima. Armado ito ng air gun at ita. Una raw nitong tinutukan ng ama ng bata pero nakatakbo ito. Kaya pinagbalingan ng suspect ang bata at nabaril sa tiyan. Panamot ng amo
mungan da dahi si anak ni. Ito na magpinaturuan da kapinalutugan na. Sumaklolo ang lolo ng bata at tinangkanitong agawin ng airgun. Pero maging siya ay inatake at pinagtataga ng sospek. Matapos ito, muli pa raw naglagay ng bala ang sospek sa kanyang airgun. Tinutugis na ang sospek na tumakas matapos ang krimen. Magtatangka ulit na ipasipay nila itong taro na ito, itong sospek. Wala na, kumaripas na daw ng takbo. Inoperahan na ang bata na critical pa ang lagay. Nakalabas naman na ng ospital ang kanyang lolo. Yan ang unang balita. James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino. Samantala, eto na ang ating traffic hirits. Silipin po natin ang sitwasyon dyan sa sakayan ng EDSA Carousel Bus sa Monumento. Sa mga oras po na ito ay mahaba-haba na rin ang pilang nakikita natin. At mukha hong dikit-dikit, no? Nawawala na rin ang social distancing na ngayon po dapat lalo ay ipinatutupad dahil pa rin po sa pandemya. Pero ang lagay po naman ng trapiko dito po sa may EDSA Monumento ay tuloy-tuloy lamang. Wala ho masyadong mga sasakyan pa tayong nakikita or any build-up at this time, 6:14 in the morning. May surprise ang BTS sa kanilang fans ngayong Mayo. Pinost sa Twitter account ng grupo ang teaser ng isang heart na natutunaw at nagsisizzle. Oh. Yan ang bagong single nila na Butter. Ayon sa kanilang music label na big hit, ang kanta raw ay punong-puno ng charm ng BTS and will melt like butter in your daily life. Dahil sa anunsyo nag-trend sa Twitter ng Philippines, Twitter Philippines, ang Butter i-release ang single sa May 21. Call ko na. I'm sure hit yan. Diba? Parang gusto ko kumain ng butter. Hindi ko alam kung yun yung intention nila. Pero yun yung nangyari. It's working! It's working! Nakauwi na sa bansa si Miss Eco International first runner-up, Kelly Day. Alinsuno sa guidelines ang pamahalaan, kailangan muna niya i-quarantine at sumailalim sa swab test. Matatanda ang hindi agad nakabalik sa bansa si Kelly nang magpositibo sa COVID-19 ang ilang kandidatang kasama niya sa pageant. Itinanghal na first runner-up si Kelly sa Miss Eco International 2021 na ginanap sa Egypt noong April 5. Welcome home, Kelly! Igan, yan po ang kuha sa Supermoon sa Caracas, Venezuela. Kitang-kita ito sa ibabaw ng Petare neighborhood at inaasang masasayin din ang supermoon dito sa Pilipinas mamayang gabi. Sakaling din nyo abutan mamaya, muli rin itong makikita sa May 26. Pasintabi po, inarereklamo na ilang residente ang makapal na usok at masangsang na amoy na nanggagaling sa isang public crematorium ng Muntinlupa. Pero git ng LGU, walang dapat ikabahala dahil hindi naman daw ito banta sa kalusugan. May unang balita si Jonathan Andal. Galing ang usok na yan sa public crematorium ng Muntinlupa City. Ipinusyan sa social media ng isang residente na inirereklamo ang perwisyo umano ng usok. So pagka nagsusunog sila, talagang grabe yung usok. Saka hindi lang usok, ang nakakasulasok, grabe yung amoy. So talaga yung mga residente, pagka lalo na pag humahangin, hindi ka talaga makakahinga. Talagang masusuka ka. Talagang hindi mo talaga matitiis yung amoy. Highway ang isang gilid ng krematorium, pero ang kabilang gilid nito, mga bahay na. May pader namang pagitan, pero mababa raw ito. Pati ang chimney ng krematorium, halos kalibel lang ng ilang bahay, kaya nakakapasok daw ang usok. Dahil dyan, may mga kabarangay na raw silang lumipat na ng bahay. Siyempre, hindi naman natin pwedeng paalis yung krematorium kasi need naman talaga yan. So nagre-request lang kami, kung pwede, at least itaas naman nila yung chimney. Nakausap ng GMA News ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa. Itataas na raw nila ang chimney sa lalong madaling panahon. Pero ang pagtataas ng pader, pag-uusapan pa raw. Gate ng LGU, wala naman daw dapat ikatakot ang mga residente para sa kanilang kalusugan. Wala naman daw po itong bantana dahil meron pong ilalagay na chemical dun sa pagsusunog. At saka ito po ay may disinfection eh. Every after po ng pre-cremate, yung sinasabi niya ng masangsang na amoy, pa imbestigahan pa rin yan. Pero according to the technician, ang tao o ang namatay, pagka nasusunog po, wala hong amoy yan maliban sa yung nilalagyan po kasi na chemical yan para hindi po siya yung umamoy. Humihingi ng pangunawa sa mga residente ang LGU, lalo't dumarami raw talaga ang mga namamatay sa COVID-19 na kanilang kinecremate. Nasa 3 bangkay kada araw. Itong unang balita sa Muntinlupa City. Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipino.
Tulad ng mga nakaraang araw nagtakbuhan para mauna sa pila, ang mga umaasa makakakuha ng tulong sa Maginhawa Community Pantry sa bago nitong lokasyon sa Barangay Teachers Village East. Agad na pumila ang mga residente sa labas ng barangay. Mabilis na humaba ang pila, pero nag-abiso ang Quezon City Task Force Disiplina at mga taga-barangay na walang pila. Unti-unti nang nagsiuwian ang mga residente. Wala po tayong magagawa kung wala po tayong walang pila ngayon. Okay lang. Uwi na lang po. Wala naman kasing sinabi na walang pila ngayon. Sana kahapon, in-announce na para yung mga tao hindi na magpuntahan. Tingnan mo naman sa daming tao na to. Baka sakali nga po baka makakuha ng biyaya. Ganun. Para siyempre, para may makakain kami. Ganun. Kasi po, nagtitinda lang ako ng pandesal. Ang kinikita ko po lang naman sa pandesal, 50 pesos. Ang isang babae at kanyang mga kapitbahay natikitan pa ng Task Force Disiplina dahil sa paglabag sa curfew. Pasado alas 4 pa lang daw kasi na madaling araw ay papunta na sila para mauna sa pila. Nagdandahan lang kami, kami lang. Dapat nung nakita kami, hindi lang sana kami tinikitan, pinauwi kami. Dahil uwi na lang kayo kasi walang pila, ganito. Sa Facebook post sa Maginhawa Community Pantry, inanunsyo nito na magiging donation drop-off center na ang bagong lokasyon ng pantry. Dadalhin na lang daw ang mga pagkain at dry goods sa mga barangay sa Diliman kung saan karaniwan ang gagaling ang mga pumipilang residente. Sa pamamagitan daw ng decentralized pantry system, mas magiging organisado ang pamamahagi ng tulong. Umiikot ngayon sa Bulacan ang isang community pantry gamit ang kariton. Ang kariton ay puno ng gulay, bigas at iba pang grocery items. Ayon sa isa sa mga organizer na si Christian Melviray, hinawag nila itong kariton ni Maria. Bukod kasi sa mga pagkain, may nakalagay ring imahe ng mahal na inang Maria sa kariton. Sa ngayon, nasa 300 katao na ang nabigyan ng pagkain mula sa kariton ni Maria. Noong wala pang pandemic ay umiikot na rin sila para mamahagi ng mga school supplies at tinuturuan na magbasa ang mga bata. Inalam na ng pamahalaan kung langis nga ba ang kumalat sa bahagi ng Manila Bay kaya naging kulay dilaw ang tubig. Mula sa Maynila, may unang balita si Mai Bermudez. Mai, good morning! Maris, good morning. Iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang hinihinala nga oil spill sa paligid ng Manila Bay. Ayon kay Manila Bay Coordinating Director Jake Maimban, posibleng nakitaan ng dirty water o kulay dilaw na tubig ang paligid ng isang yate na nakadaong sa Manila Yacht Club. Madilaw ang nasa 800 kilometers o 800 meters hanggang 1 kilometrong lawak ng tubig ng Manila Bay at 500 metro ng seawall. Galing umano ito sa yateng MV Sarangani. Una nang itinanggi ng may-ari ng yate na may langis silang itinapon sa dagat. Kumuha na ng water samples kahapon at dadalhin ito sa Environmental Management Bureau para makumpirma kung langis ba talaga ang kumalat sa dagat. Posible namang humarap sa patong-patong na reklamo ang may-ari ng yate. At sa ngayon ay pinagbabawalan munang lumapit sa seawall ang mga bangka, barko o yate sa paligid ng Manila Bay. At sa ngayon ay tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga bumibisita dito sa may Rojas Boulevard para silipin itong dolomite sand na nandito nga sa Manila Bay. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Mai Bermudez, buong puso para sa Pilipino. Hindi si Pangulong Duterte kundi si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang dapat sisihin kung bakit nawala sa Pilipinas ang West Philippine Sea. Binanggit ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang desisyon noon sa Korte Suprema na isinulat ni Carpio na nagbabasura sa petisyon nila na nagkukwestiyon sa legality ng Baselines Law. Pinalit daw ng 2009 Baselines Law na ipinasa noong Administrasyong Arroyo ang ating Territorial Sea. Nabaliwala po yung Section 1, Article 1 ng ating saligang batas na yung karagatan na nasa loob ng Strait Archipelagic Baselines ay internal waters. Hindi po pwede maglayag ang mga dayuhang mga barko. Pangalawa, napakalaki nang nawala sa atin sa Territorial Sea. Now, ang naging justification kung bakit kinakailangan maging compliant daw tayo with the UN Convention of Law of the Sea, pero anong nangyari? Sinabi nga po ng tribunal itself na hindi nakatulong yung batas na yan.
Nahanghinga ng kanyang panig, sagot ni Carpio, not worth a reply. Ginahasa ng dalawang lalaki ang isang babae sa Butuan City. Ayon sa biktima, pauwi na siya noon sakay ng habal-habal nang harangin ng dalawang lalaking nakabonnet. Pinaalis daw agad ang driver at naiwan ang biktima. Dinala raw siya sa liblib na lugar at doon ilang beses na pinagsamantalahan. Nai-report na sa pulis ang nangyari. Inaalam na ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Kilo-kilong tsaabu ang nasabat ng mga otoridad sa Cavite kagabi. Chinese umano ang source ng suspect na bultuhan pa rin daw ang pagtutula kahit pandemic. May unang balita si Bam Alegre. 10 kilo ng hinihinalang shabu ang nalambat ng pulisya sa Dasmariñas, Cavite kagabi. Arestado si Michael Lucas sa Baybas operation na ikinasa ng PNP Drug Enforcement Group. Ilang buwan ding minanmana ng mga otoridad ang suspect na di tumigil sa bultuhang pagtutulak kahit na may pandemic. 2 taon na raw sa ganitong kalakaran si Lucas. Ang ilan pa sa mga kontrabando nakasilid sa lalagyan ng mga tibag. Batay sa intelligence ng pulisya, isang Chinese ang source ng droga. Ang modus operandi niya, yung items ay pinipick up niya dito banda somewhere in Molino, dito sa may Bacoor, hindi dinidistribute niya kung saan-saan lugar. So ang coverage ng distribution niya ay dito sa Region 3, NCR. Inaalam pa ang street value ng droga, lalo't mas mataas daw ang halaga nito ngayong may lockdown. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Sinita ng I-Act ang ilang motorsiklo at Colorum na van sa may Kawayan, Bulacan dahil sa hindi pagsunod sa health protocols at batas trapiko. Live mula sa Bulacan, may unang balita si Bam Alegre. Bam, good morning. Maris, good morning. Narito tayo sa Kamalig Road dito sa may Kawayan, Bulacan at nagsagawa ng biglaang inspeksyon itong IAC o Interagency Council on Traffic para sa mga lumalabag sa health and safety protocols pati na rin sa mga lumalabag dito sa mga panuntunan laban sa mga Colorum. Ngayong umaga, may nahuli na silang 3 lumabag dito sa mga Colorum guidelines. Isang van at isang AUV at isang sedan na nagsasagawa ng ulo-ulo. Kumbaga ay nagsasakay siya ng mga pasahero tas per ulo yung singil niya, which is illegal dahil wala siyang nararapat ng mga dokumento. Itong mga nahuli na ito dito sa ating likuran, ito ay dadalhin sa impounding area sa Pampanga. At kasabay nga rin dito ay nagsisita sila, nagre-remind sila sa mga motorista na tumupad pa rin sa health and safety protocols pati sa mga na-encounter nila mga pasahero na sakay nitong mga ilang mga public transport. At makikita natin ngayon, ito yung situation dito, ongoing pa rin yung kanilang pag-i-inspect at para hindi nila maabala, tiyakin na merong kaukulang mga dokumento kung kayo nga ay namamasada o kaya ay wag na lang mag-attempt na maging Colorum vehicle. Ito ang latest dito sa May Kawayan, Bulacan. Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Bukas o sa Huwebes na darating ang 15,000 doses ng bakuna Sputnik V mula Russia na dapat noong Linggo pa dumating. Ang mga bakuna naman ng Sinovac na nakarating na sa bansa noong Huwebes, hindi pa magagamit dahil may kulang pang dokumento. Samantala, nag-apply na para sa Emergency Use Authorization ng Moderna para sa bakuna nito. Ang mga update sa mga bakuna sa unang balita ni Ian Cruz. Noong Huwebes pa dumating ang kalahating milyon doses ng CoronaVac na binili ng Pilipinas mula sa Sinovac Biopharmaceutical ng China. Pampuno sana ito sa nauubos ng supply ng first dose ng bakuna, lalo na sa National Capital Region, Central Luzon at Calabarzon na mataas ang kaso ng COVID-19. Pero hanggang ngayon, hindi pa pala pwedeng iturok ang dumating ng mga bakuna dahil wala pa ang Certificate of Analysis o COA para sa batch ng bakunang ito. Pwedeng i-distribute nila pero hindi muna siya i-implement until hawakan na yung certificate of analysis. Ito yung dapat makita din ng FDA at makita ng vaccine cluster na itong batch na to okay for distribution and injection. Sabi ni Health Undersecretary Leopoldo Vega, sa April 29 pa inasahang darating ang COA ng CoronaVac. Bakit nga ba na-delay ang COA ng Sinovac? Yan ang technically hindi ko masagot-sagot, no? Kasi yung mga COA kasi galing sa laboratories.
Ayon sa National Task Force Against COVID-19, sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng madaling araw, inaasahang darating ang bakunang Sputnik V naman mula sa gamalayan ng Russia, gagamitin para sa test run ang 15,000 na dose ng Sputnik V na gagamitin sa Maynila, Makati, Muntinlupa, Taguig at Paranaque. Dahil sila unang-una, sila ay merong storage facility at sila ay successfully nang nakadaan sa training on the handling and administration of Sputnik. Maselan kasi ang storage requirements ng Sputnik V. Wala naman nakikitang delay sa pagdating ng kasunod na shipment ng Sputnik V na 485,000 doses na inaasahan sa linggo ring ito. Naghain ang EUA application ng Moderna ng Amerika sa ating Food and Drug Administration o FDA. Una nang sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na maaaring dumating sa Mayo ang 194,000 doses ng Moderna. Nasa 20 milyong doses ng bakuna ang inorder ng Pilipinas, kabilang na ang 7 milyon ng pribadong sektor. Tinatayang nasa 20 to 30,000 kada araw ang nababakunahan sa bansa na inaasahan ng gobyernong tataas pa ito kapag nagkaroon na ng steady supply ng bakuna. Yan ang unang balita. Ian Cruz, Wong Puso, para sa Pilipino. Tinigil muna ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa Cebu dahil sa kakulangan ng supply ng vaccines. Sa Camarines Sur, isang pasyente may COVID ang pinagahanap matapos tumakas sa isang isolation facility. At mula sa Cebu, may live report ang host ng GMA Regional TV Live, si Nico Sereno. Nico? Igan, maraming mga residente mula sa priority list na A2 at A3 ang nakapagrehistro na online upang mabakunahan laban sa COVID-19, pero kailangan munang maghintay sa ngayon base sa abiso ng Vaccine Advisory Board na ititigil muna ang mass rollout ng vaccination program. Sa Talisay City, Cebu, temporaryong hininto ang pagbabakuna. Ayon kay City Mayor Samson Gulyas, naubos na noong Biyernes ang supply ng bakuna. Pero pinangakuan ng DOH-7 ang syudad na sa loob ng linggong ito may matatanggap silang dagdag na vaccine supply. It's a problem that all LGUs are facing. Of course, nalipaita, mga tao are willing to be vaccinated. And now we're just waiting for the supply. Kanang officially allowed na ang A3, gusto unta ko na mag-una because I'm a person with comorbidity kay namay ko high blood pressure. Ganito rin ang nangyari sa iba pang mga syudad at bayan sa Cebu. Sa Region 1, nasa 46,532 frontliners na ang nabakunahan kontra COVID-19. Katumbas ito ng 58.66% ng total population ng priority A1 group. Kung ang ilang lugar umano gaya ng Dagupan City, nakapagsimula na sa priority A2 o senior citizen, ang bayan naman ng Calasau, tila hirap umanong umusad. Kami, hindi kami makamove on sa from the priority A1. Kasi napakakonti ng aming yung mga bakuna na dumarating. Meron pa rin po talagang magkukulang na supply. Kailangan lang po siguro natin maghintay ng mga susunod po na delivery from the national government. Nanawagan naman ang Tinambak Camarines Sur LGU sa publiko na makipagtulungan sa kanila para makuha ang tumakas na COVID-19 patient sa quarantine facility ng kanilang bayan. Ayon kay Kagawa Jonas Soltes, nagpaalam lang daw na magtatapo ng basura ang pasyente sa likurang parte ng pasilidad sa barangay Binalay. Pero hindi na raw ito bumalik pa. Hangad ng lokal na gobyerno na agad iparating sa kanilang MDRRMO kung sino mang nakakaalam o makapagsasabi ng kinaroroonan ni Bicol patient number 6930. Sa ngunyan po, pag-verify mi pa po ang whereabout niya, although may mga reports po kung high incense. Igan, umaasa ang mga LGUs dito sa Cebu na mabibigyan ng alokasyon mula sa dagdag na 500,000 doses na natanggap ng bansa na bakuna mula China noong nakaraang linggo. At yan ang latest mula dito sa Cebu, Igan. Samantala, sa makapuso natin sa Central at Eastern Visayas, antabayanan ng GMA Regional TV Live maya-maya pagkatapos ng unang hirit. Igan? Maraming salamat. Ingat, Nico Sereno.
Binabatikos ng isang TV show sa bansang Iraq dahil sa isang prank. Sa naturang prank, may mga nagpanggap na miyembro ng teroristang grupong ISIS at kunwaring binihag ang aktres na si Nesma. Piniringan at sinuutan pa nila ng pekeng bomba ang aktres na halatang takot na takot. Sa isang punto, nahimatay pa ang aktres at binuhusan ng tubig. Kalaunan ay inilabas siya ng host ng show na si Reslan Haddad na nagpanggap na rescuer. Pero hinimatay uli ang aktres at muling binuhusan ng tubig. Nang sabihin ng host na prank lang ang nangyari, muling nagsisigaw ang aktres. Ayon kay Haddad, ginawa nila ang prank para ipaalala ang sakripisyo ng mga sundalo laban sa ISIS at kalagayan ng mga inilikas. Kinumpirma ng aktres na wala siyang alam sa prank pero proud siya na naging bahagi ng palabas na nagpakita ng karanasan ng maraming Iraqi. Maraming social media user naman ang bumatikos sa palabas dahil ipinapaalala lang daw nito ang karahasang dala ng ISIS. May mga nananawagan na kanselahin na ang palabas. Ginawara ng knighthood ang isang Filipina scientist ng bansang The Netherlands. Binigyan ng Order of Orange NASA si Dr. Mary Ann Pelagio Sayoc para sa kanyang kontribusyon sa agrikultura at pagsusulong ng Dutch-Filipino relations. Bahagi si Sayoc ng Philippine company na East-West Seed Group na ngayon may operasyon na sa ibang bahagi ng Asia at sa Africa. Naging bahagi rin siya ng pagtatayo ng National Seed Technology Park na layong itaguyod ang pagtutulungan ng Pilipinas at the Netherlands sa horticulture development. Miyembro rin si Sayoc ng Philippine Dutch Fellows Network Incorporated at Dutch Chamber of Commerce of the Philippines. Igan, balikan natin ang mga malalaking balita ngayong araw. Bata patay sa sunog sa Tondo, Maynila. Isa namang PWD patay din sa sunog sa Makati. Lalaki nagpagap na sundalo para makalusot sa traffic violation. Arestado! COVID-19 case sa Pilipinas, mahigit 1 million na. At ang nakamamanghang supermoon na nasilay na sa ibang bansa, makikita rin dito sa Pilipinas mamayang gabi. At punta na po natin si Connie. Mga kapuso, sumampa na po sa mahigit 1 million ang COVID-19 cases ngayon sa ating bansa. Ang tanong, dapat ba natin itong ikabahala at ano nga ba ang magiging susunod na mga hakbang ng Department of Health ukol po dito? Makasama po natin si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire. Good morning po sa inyo, USEC. Si Connie Season po ito. Magandang umaga po, ma'am. Mm-hmm. Lumampas na nga ho tayo, no, sa 1 million na confirmed cases ng COVID-19. Ano ho ang ginagawa ngayon ng DOH para hindi na ho mas lalo pang grumabe ang sitwasyon sa ating bansa? We are doubling our efforts, ma'am. No? So whatever we have been doing in the past, we are intensifying, katulad po ng localized response, katulad po ng ginagawa natin na pag-expand ng ating health system. We are ramping up testing capacity at yung mga isolation facilities po natin, inaayos natin. Mm-hmm. What would be most critical for now for all of us would be for us to shorten the time na na-isolate po natin yung mga individuals na may sakit at dun sa time na ma-isolate natin sila agad. So nagpapaalala po tayo sa ating mga kababayan maya at maya, kapag nakaranas na ng sintomas, mag-isolate na po so that we can cut the transmission of this disease. Mm-hmm. Meron hong reaction lamang ho kasi may mga ilan pong nagre-react na parang kung kailan na mas dumami, di ba, yung after one year itong pong kaso ng COVID-19 sa bansa. Parang ngayon pa lamang nagkakaroon po ng doubling efforts ang gobyerno raw. Ano ho ang inyong reaction dyan? Hindi naman po. Since the start of the response, we had been trying to ramp up everything, no, for the health system. Yun nga lang po, syempre, ang resources, talagang nakikita natin na kailangan pagbigyang tuon ang lahat ng sektor. But this time around, lahat naman po nung nai-invest na natin ay working already, like the testing laboratories, yung mga isolation facilities. So yun po, dinadagdagan na lang po natin. Mm-hmm. Ilan na ho ba so far yung mga isolation facilities, yung mga modular hospitals po na nagagawa ngayon? Dahil marami pa rin ho mga ospital, no, no, na nabalita ho natin dyan sa NKTI, ang mga pasyente ho ay nasa pasilyo na natutulog at dun ho nagpapagaling. Ano ho ang ating mga
update ukol po doon sa mga ginagawang modular tents or modular hospitals? Yes, ma'am. No, so yung mga modular tents natin in hospitals are working already, like the one that we have in Tala Hospital. Nakapag-convert po ang ating Tala Hospital, their isolation beds were converted to ICU beds. Kaya mas marami lang po tayong available na ICU beds sa Tala Hospital. Ito po sa QI is working already. We have 44 beds there for severe and moderate critical cases. At nag-work na rin po. And in the National Center for Mental Health, we added about 900 beds for mild to moderate cases sa Malte. Ito po lahat ng ito are the expansions that we have done and we are continuously adding some more beds sa iba't ibang hospital po natin. Okay. Yusek, dun po naman sa sinabi po ng Octa Research Group, no, na nagkaroon na ng pagbaba yung bilang po ng ating reproduction rate, no, matapos nga ho tayong bumalik sa ECQ at saka ngayon po nasa MECQ tayo. Ano ho ang ating masasabi? Can we safely say na ito pong lahat ng efforts na ginawa natin ay dahil din ho doon sa naging changes po doon sa classification po na ginawa natin? Well, pag tinignan mo natin, totoo po, bumaba yung ating transmission rate, no? Pero kailangan po tignan din natin the number of cases. Bagamat nakikita natin, there is this decline in the number of cases, but the average daily attack rate for each of the local governments here in the country or here in Metro Manila ay mataas pa rin po. So, nakikita natin na nagiging effective yung ginagawa natin, pero kulang pa po para tayo ay talagang makapagpababa ng mga kaso. So, tuloy-tuloy pa rin dapat ang ginagawa natin. Nobody can be complacent at this point. Opo. Yung sinasabi ho na parang hindi natin pagsasagawa kasi pa rin ng malawakang pagtitest ang nagiging dahilan kung bakit may mga duda pa rin ho doon sa mga lumalabas na numbers na sinasabing baka hindi naman din talaga yan ang totoo pa, no, na numbers natin ngayon. Ano ho ang reaction niyo dyan? So, well, we're averaging around 55,000 tests, no, for a 7-day moving average. At napakalaki na ho lang tinaas ng ating testing capacity. Ngayon po, dinagdag pa natin that the communities can already use the rapid antigen test to supplement the RT-PCR testing. So hopefully po, makarating tayo doon sa goal natin na mas tumaas pa ang testing. Pero kailangan natin intindihin din na ito pong positivity rate is also affected by the level of transmission in a community. So it is not really just about the testing capacity, but also yun pong pagkalat ng sakit dito po sa ating komunidad. Okay, sang-ayon po si Secretary Duque, no, na palawigin pa itong MECQ at least for another week. Ito rin ho ba ay ang magiging rekomendasyon ninyo para po sa susunod na quarantine classification natin? Well, as the health agency of the country, yun po yung ating napipinto o no, na pag-iisipan base po sa mga ebidensya. Pero this is a balancing act, no? So kailangan pong tignan din natin yung ibang sektor. Because we need to balance, because economy also impacts to health. So mamaya po pag-iusapan sa IATF, how we can balance and how we can gradually lift kung sakasakaling doon pumapunta ang usapan para hindi naman po masyadong apektado ang lahat. Alright, inatasan din po ng Office of the President, ang DOH, na mamigay po kayo ng mga home care packages, no, na para ho doon sa mga COVID-19 patients natin. Ano-ano ho ba yung mga laman ng home care package na yan, ma'am? Yes, ma'am. We have personal protective equipment, parang katulad ng mga mask and face shield. We have our disinfection and hygiene materials, katulad ng alcohol, may bleach, may cleaning kit materials. We have home monitoring kits like temperature, thermometers. We have pulse oximeter. We also have supportive management, katulad po ng mga para sa lagnat na gamot. Maaring lagyan ng oral rehydration na mga solution. Pwede rin po maglagay ng antibiotics kung kinakailangan. Ang pinaka-importante dito sa home care package po is a comprehensive system or process where meron po tayong kaakibat na telemedicine para guided po ang ating mga kababayan. Meron na rin yung link ito sa transport system at link din sa navigation system ng local government. So this would be a complete process at ating pong pinasagawa ito ngayon na mabilisan para po makapagbigay na tayo nitong benepisyo na ito. Ma'am, maraming salamat muli sa inyo pong ibinigay sa aming oras. Ito po naman sa unang hirit. Thank you very much, ma'am. Thank you very much po. Yan naman po sa Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Magandang umaga.